yung hearing tungkol sa gentleman's agreement between China and supposedly former President Duterte, may schedule po ba yun with, before session adjourns? Yes, we have already, you know, discussed this amongst the House leadership and with the committee chairman involved. So we'll try to, ferret out the truth. Kung ano ba talaga, kasi as the our president said, he was horrified. So are we, kasi nakaka-disappoint din yan eh, na meron na isang gentleman's agreement. Although, may nagsasabi meron, meron sinasabi wala. So, dapat malaman natin ano ba talaga? At ano ba talaga ang kasunduan noon? Kasi yun po ang in-invoke ng China ngayon. So, legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row. Diba? Nakaroon itong issue. So, we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-uli kasi hindi tama. Diba? When there are international agreements, they have to be documented and they have been to be known in the public. Kung may treaty, kailangan ma-ratify pa yan. Kung EO yan, dapat napirma yan ng presidente, may documentation. Ini-invoke yan ng mga kaibigan natin sa China, wala man nating alam dyan. So, we want to ferret out the truth. So, hindi maulit na naman ito. Sir, just a follow-up. Sino-sino mga officials kaya yung maiimbita? Past officials of the... Yeah, past officials. Yes. Up to President Duterte, possible, sir? Well, we can start out with the past officials kasi sila din ng, sila din ang dapat ang nag-execute. Kung may agreement, di dapat siguro yung, yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita na meron. Pero yung iba, meron din yung isang... press secretary nagsalita na meron. Yung isa naman, wala naman daw. So, ano ba talaga? Nabubudol-budol na naman. Binudol lang nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila dyan sa loob ng dating kabinete. Yeah.